natin ay isang kapaki-pakinabang na ginagamit din natin sa ating gabi tree. Ito po ay ang apple cider vinegar. Opo, isa po ito sa ginagamit natin na pambatanggal ng bloated at marami pa pong ibang magamit ito sa ating mga rabbit. Okay. Ano lang po natin, pag bloated po sila, o hindi na po natin hinahayaan, basta po permis po tayo nagbibigay nito. Kaya po sa ano ng kaalaman natin, mahal po ito pag binibili po natin sa mga grocery, medyo may kamahalan po. Kaya po naisipan natin na gumawa na lang ng ano natin, sarili nating apple cider vinegar. Kaya po yun ang topic natin na gagawin ngayong araw na to, ang paggawa ng homemade apple cider vinegar. Ang mga kailangan natin, ito po, mother. Kasi po, wala tayong mother na yung bilog na nasa ibabaw. Kasi po, last time, nung gawin ko tong anong to, apple cider vinegar na to, hindi ko na po agad nasundan dahil po medyo busy tayo. Ngayon po, kukunti na yung ating ano, kaya po gagawa tayo. Isang bote na lang po yung stock natin doon. Kasya na lang din po siguro yon ng mga isang buwan pa. Kaya po ngayon, ang gagawin natin, gagawa po tayo. Kaya po ito yung pinakalatak. Ito po yung latak na gagawin natin, kasama natin sa bago natin gagawing apple cider vinegar. Ito po, una natin kailangan sa latak, mother. Ito na po yung gagawin natin, mother. Po. Para po mabilis na siyang umasim. Kasi po, ito po yung mga good bacteria nito na nandito na. Isasama natin siya sa bagong gagawin natin. Kaya po, mas mapapabilis yung kanyang pagkalinog. Opo, pag-ferment natin kasama na ito. Ito po, kailangan natin ng asukal. Opo, asukal. Lalagyan ng ating pong gagawing suka na apple cider vinegar. Opo, isang malinis po yan. Lalagyan. Ito po yung container na ginagamit natin. Nakawas na po ito. Malinis po yan. Saka po yung ating gagawing takip after ng 2 weeks. Pero po sa paggagawa pa natin, ito pala pong takip na ito ang gagamitin natin. Yan po lang po ang gagamitin natin. After 2 weeks po, saka po yung malinis na cotton ang ilalagay natin sa ibabaw niya. Mamaya po, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit. At ang pinaka main topic po natin, main ingredients ay apple. Kung ano po, ito po yung nalalagyan nito, nasabi ko sa inyo, 200 plus na to. Or kulang 200 sa market, sa supermarket. Kaya kaysa bumili tayo, ay gagawa na lang po tayo ng ating sariling apple cider vinegar. Ito pong 6 na mansanas na nakikita nyo, yan po ay nabili ko lang ng 50 pesos. Ang mga good naman po ito, mga wala pong sira. Saka po maayos naman. 50 pesos po itong 6 na to. Kaya po mas makakatipid tayo kung tayo gagawa na lang ng sarili natin. O, tara po, simulan na natin. Una po natin gagawin, kunin natin ang lalagyan. Ilagay natin ang mother na apple cider vinegar. Ito. Ilagay natin isang lahat dyan. Tapos po, sa paglalagay naman po ng asukal, ang ginagawa ko po, every 2 piraso po ng apple, isang kutsarang asukal po ang inilalagay ko. Opo, isang kutsarang asukal. Kaya po, maglalagay tayo ng 3 kutsarang asukal. Ito po, isa. Sama na po natin dito sa ating mother na sugar. Mother na vinegar. Opo, 3. Opo, sabi po ulit natin. At susunod po, tuloy po tayo mga kabarangay. Ilagay na po natin yung
asukal at saka po yung mother vinegar. Yan po. Tapos po, ngayon po, dito sa lalagyan natin, kailangan natin ng mineral water or basta hindi po yung tap water. Mineral water po. Kasi po, ibang magiging ano, magiging reaksyon ng ating gagawin suka pagka po yung tap water. Kasi po, hindi natin alam kung ano yung ang nakukuha dun sa tap water natin. Eh, sa mineral water po, o kaya po sa distilled water, ay alam po natin na talagang malinis yun. Kaya po, yun ang gagawin natin. Gagawin po natin dito, nalagyan po natin ng kalahati. Opo, kalahati po nung lalagyan. Nalagyan po natin siya. Ngayon po natin, sulit natin yung dahil po marami naman yung apple natin, diyan po natin siya ng halos kalahati. Ngayon po. Halos kalahati na ba? Ngayon po. Ayan, halos kalahati na po. At saka po, magtira tayo ng konti. Mamaya po papakita ko sa inyo kung bakit tayo nagtira. Excuse me po. At kanina nga po pala, nagugas ako ng kamay. Tapos po, ito po mga apple na to, nahugasan na rin po natin. Ibinabad po ito kanina pa pong umaga, ibinabad pa po ito sa asin at saka po sa baking soda. Opo, kasi po, hindi natin alam, ibinibiyahe ito, hindi natin alam, sigurado naman po nai-sprayan to. Kaya po, ganun ang ginagawa natin, yung po ang mabilis na pantanggal ng mga ipinang-i-spray sa kanila ng mga gamot. Kaya po, pinababad natin sila. Tara po, hiwain na natin. Dito po sa paghihiwa, mas komportable po kasi ko rito sa kaysa po sa sangkalan. Kaya po ito, bakit po maghihiwa ng gagawing apple cider, ito po ang ginagawa ko. Ito po, sabi natin. Sabi natin. Bibiyakin lang po natin siya. Yakin po natin. Yan po. Yakin natin sa gitna. Tapos po, kunin natin ng tatlo. Yakin natin ng tatlo. Tita tatlo po. Pagka po malaki apple, bahala na po kayo kung ano po yung size ng apple na gusto ninyo. Pero po, anuhin, tatanggalin po natin yung pinakagitna. Yung po may buto. Yan po. Tanggalin natin. At para po walang maging hassle sa ating pagpe-ferment sa ating suka. Yan po, ganyan. Tapos po, hiwain lang natin ng maliliit. Hiwain natin siya ng maliliit. Sa paghihiwa, ingat lang po dahil po hindi natin may iwasan na ma-aksidente po yung ating mga daliri. Eh, marami po tayong ginagawa sa araw-araw, mahirap po ang may sugat. Kaya po ingat-ingat na lang po sa paggamit ng kutsilyo. Lalo na po sa mga batang makakapanood nito, ingat na lang po. Ayan po, isa na tayo. Lagay lang po natin dito sa ginawa natin na may mother vinegar. Tambog lang po natin siya. Tapos po yung mga susunod, ganun lang din po ulit ang gagawin natin. Slice. Kahit po anong sukat, basta po mahalaga, mapaliit natin siya. Tanggal lang po yung gitna. At yun naman pong gitna nito, yung butong maalis natin, hindi naman po masasayang. Yan po, pag po natin yung may buto, yan po. Eh, ito naman pong gitna na inalis natin, magagamit pa po natin ito. Opo, magagamit po natin ito. Ipapakain po natin sa ating mga alagang superworm. Kaya po, wala tayong nasasayang na mga
bagay-bagay dito sa ating mini farm. Dahil po pagka ayaw ng mga rabbit, kamukha po nung pagkumukuha po tayo ng mga gulay sa palengke, binibigyan po natin yung mga rabbit natin paunti-unti. Kasi po hindi naman po pwede sila sa gulay na marami. Kaya po tuloy po ron sa ating mga lagan super worm. Kaya po ganun din to, kaysa maitapon lang natin yung mga pinagtabasa natin ng mga prutas, eh gawin na lang po natin pakain ng ating mga super worm. O, ganun lang po hanggang sa maubos po natin yung mga apoy. Bakitin natin yung pangalawa. At yun na nga po mga kabarangay, oh. Na ano na natin siya, nahiwa na natin yung mga apple, yung anim na apple natin. Ayan naman po, haluhaluin natin siya. At kailangan po kasi mapunta ron sa ilalim yung mga apple na hiniwa natin. Okay. Kasi po, para bawal po ang lumutang. Kasi po, pagka nakalutang siya, ay hindi po siya masosok doon sa ating mother vinegar, sa tubig, at saka puro sa asukal na inilagay natin kanina. Ganun po ang ating procedure ng paggawa ng apple cider vinegar. Ganun po, halu-haluin lang po natin. At saka nga po pala, pagkakagawa na natin to, araw-araw po, haluin po natin. Opo, haluin po natin araw-araw. Ibiyaano po natin na lumubog yung mga piraso ng apple na nilagay natin para po maano sila mag masok siya ng husto at saka mag lasang suka siya. Yan po, ganun. Basta everyday po, basta po may time tayo kay umaga po, kay gabi yan, basta po maano natin. At saka pagdating po ng dalawang linggo na ito, magkakaroon na po ito ng mother vinegar sa babaw, yung para pong gelatin. Hindi ko po maipakita sa inyo dahil ano po eh, wala po akong gawa na ganun. Pero po sa mga susunod na video, papakita ko po sa inyo kung ano po yung mother vinegar na parang gelatin sa babaw. Kung gaano po kalaki itong lalagyan nyo, ganun din po yung mother vinegar na makukuha nyo sa ibabaw. Tapos po, yung makukuha natin sa ibabaw na yon,
Yun po yung gagamitin natin sa susunod na gagawin natin apple cider vinegar. Tama po nito, na tapos na natin to. Yung po makukuha natin ga plato na mother vinegar, yun naman po ang ipantatap natin sa ibabaw nito. Opo, yun ang ipantatap natin para mas maano po kasi yung ano nun, yung mga acid nun. Kasi po buong-buo na yung acid nun. Kaya po yung atin ang gagawin. Ayan po, nahalo na natin to. Nahalo na natin. At yung matatandaan nyo kanina, yung pong tubig, kasi po kailangan talagang malubog to. Kaya kung napapansin po ninyo, hindi pa po masyadong lubog. Ayan po. Kailangan po lubog yan. Kaya po meron pa tayong isang plastic na kung tawagin ay 8x11 or plastic ng ulam. Yung kung natira natin tubig kanina, dito po natin lalagay. Ayan po. Ayan. Nagay po natin yan. Ito po yung pamamaraan ko para po magamit natin or malubog yung ano. Kaya nga po pa sa yung water na to, inilagay natin ay mineral water din para po just in case na mabutas itong plastic at mahalo siya dito sa ating ginawang suka ay hindi naman po masasayang yung ating suka. Ano po, ilagay nyo lang po siya sa ibabaw. Opo, ilagay nyo siya sa ibabaw. Yan po. Para po pagpabigat, lulubog na siya. Opo. Kesa po maglagay pa kayo ng ibang bagay, yun na lang po plastic na yun, na may tubig. Sa sa procedure ko po ng paggawa ko po ng apple cider vinegar, ang ilalagay ko po muna ang una ay sa takip. Yung takip po muna yun niya, yung talagang ilalagay ko. Opo. Kasi po, gagawin mo po muna natin. Pag susukain po muna natin siya, gagawin po muna natin siyang wine sa unang dalawang linggo. Basta po pagka araw-araw, kahit po huwag niyo masyadong higpit para po makapasok din yung good bacteria na kailangan ng ating fermentation. Yan po, ganyan lang. Yan po, kung mapapansin po ninyo. Yan po. Medyo lubog na siya. Nga darating na nga araw po yan, talaga pong lulubog na yan. Dahil po, yung katas ng apple ay mawawala na. Kaya po parang lalambot na siya, babagsak na po siya. Opo, ganun po ang procedure natin ng paggawa ng apple cider vinegar. Babagsak po yan. And then po, araw-araw, bukas, halo, haloin po, haloin po, hanggang sa makita po ninyo na nagkakaroon na siya ng jelly sa babaw. Okay po, pagka may jelly na siya, okay na po yun. Huwag nyo na pong haluin, kasi po masisira pa yung jelly na yun. Yun po yung magiging top niya, yun po yung pagiging suka niya. Opo, ganun lang po ang ano, takip niyo po muna to. Yan, ganyan po. Tapos po, mukha po dyan. Makagawa na po tayo, no? Huwag niyo pong kalilimutan na lagyan ng date o pecha kung kailan niyo ginawa. Dahil po, unang linggo, pangalawang linggo, itong takip na ito ang ating lalagay. Ipe-ferment po natin to ng isang buwan. Sa isang buwan po na yun, magiging maasim na po siya, magiging suka na siya. Po pwede na po natin salain at gamitin. Be sure lang po na yung pansasala natin ay isang malinis na katsa o kaya po yung cotton na talagang malinis tapos hindi siya malalaki yung butas para po talagang firm yung ating makukuha. Yung pinakasuka lang po talaga ang ating makukuha. Wala pong sasama, no? Na yung kamukha po sa mother na ipinakita ko kanina, yun po, sinadya ko po talaga yon na yung sa may unang pinagsalaan, inilagay ko po rito dahil po alam ko, nagagawa po po ako, yung mother na gulaman nito sa babaw, hindi ko po nakuha. Kaya po yung nasa ilalim, yun lang po ang ginamit natin ngayon. Opo, mga kabarangay. O, ganun lang po. Basta po yung kakalimutan yung pecha. Po, pwede naman po lumagpas din siya sa isang buwan. Pwede po siya lumagpas sa isang buwan conforme po sa inyong pangangailangan. Kung ang pangangailangan nyo yung sakto ng isang buwan, pwede nyo na po siyang i-harvest.
Pero po kung medyo matagal nyo pa po kailangan, lumagpas na isang buwan, isang buwan, isang linggo, po pwede pa rin po. Basta po hanggang sa mag-ano siya. Ito pong kulay na to, magiging parang ano po yan, pupula pa po yan. Haba po siya nahihinyog. Opo. Kaya po i-update ko kayo kung ano ang magiging itsura nito haba po siya nahihinog. Pero po pansamantala ngayon ay itong ginawa po nating apple cider vinegar na to ay ilalagay natin sa isang madilim na lugar kung saan magiging komportable yung kanyang pagpeperment. Opo, kailangan po sa isang madilim na lugar. Kasi po yung iba sinasabi hindi na kailangan sa madilim na lugar. Yung parang tao rin po ito. Ayaw niya ng maingay para po makapag-concentrate siya sa kanyang mission na ginagawa. Kaya po ibigay po natin kung ano po yung hinihingi ng ating ginagawa. O, paano po mga kabarangay? Sana po pinapulutan niyo ng magandang ano tong ating ginawa rito sa ating apple cider vinegar. At ito po ay magagamit natin sa ating mga alagang rabbit na ipapainom natin. At mapakarami po ring ano nito, benefits sa mukha po sa mga babae, yung mga nagpapakinis ng mukha, pwede rin po ito gamitin. Ang ratio naman po nito sa pagpapakinis ng mukha ay 1:1. Isang kutsara po ng apple cider vinegar sa isang kutsarang tubig. Tapos po yung cotton, i-dampin nyo lang po at ipapahid sa mukha. Yung sa mga kadalagahan po, yun po yung magpapakinis ang mukha. Pero po sa akin, ang nagiging ano po nito ay di po ba mga kalalaki ay lumalaki dyan. Yun po, ang nagiging benefits naman po sa akin ito ay umiinom po ako araw-araw. Ang ginagawa ko naman po ay isang kutsara din po ulit ng apple cider vinegar sa isang basong tubig bago po kumain ng tanghalian. Ganun po ang ginagawa ko. Kaya po medyo nababawas-bawasan yung pagiging bloated ko at hindi naman po ganun lumalaki yung tiyan ko. Kaya po subuko na po ito. Kaya po ganun po ang gawin nating procedure yung sa ginagawa ko. Kung gusto niyo pong gayahin, wala pong problema kasi po subuko na yon. Kaya po walang mawawala kung susubukan. Kaya po naging ano ko na to, po pang tatlong beses ko nang gumawa nito. Kaya po ano ko na to, parang nakasanayan ko nang gawin, gamitin sa pang araw-araw na ginagawa ko sa sarili ko at saka sa aking mga alagang rabbit. Ano po, lalagyan na po natin ito doon sa lalagyan. Yun nga po mga kabarangay, nadala na natin doon sa may kusina natin, doon sa drawer, sa ilalim natin inilagay para po madilim. Malinis naman po doon. Ang natira na lang po sa atin ay yung ating mga pinagtabasan na para sa ating mga super warm mamaya. Kaya po hindi ko na muna binigay, natapusin na po muna natin to para po maging maayos yung ating content na to. So, naipakita ko nga po sa inyo kung paano po paggawa ng apple cider vinegar. At bago po tayo magtapos, shout out po muna. Shout out po muna kila Kabarangay Lee Richel, kila Kabarangay Jason De Castro, kila Kabarangay Pogi Concepcion, at kay Kabarangay Raymart Pancho, at kay Kabarangay Tes Tabayan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel na Barangay ni Daboy TV. At kung nagustuhan po ninyo o bago lang po kayo sa aking YouTube channel,
paki-subscribe na rin po. Subscribe at paki-pindot na rin po yung notification bell para po maging updated po kayo sa ating mga susunod pang mga video. Paki-like, share, and comment na lang po. Para po kung may mga pa-shoutout kayo, comment na lang, comment down below na lang po. At kung may mga topic kayo na gustong ipagawa dito sa ating ano, mag-request lang po kayo. O paano po mga kabarangay, paalam po at maraming 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 salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube.